Purihin ninyo ang Panginoon, nakilain ang kanyang ngalan. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumayo rin. Magandang umaga mga kapatid. Sa araw nito, patuloy tayong magpasalamat sa lahat ng mga biyayang kaloob ng Diyos sa atin. Tanda nito, ating itaas ang ating mga personal na kahilingan sa misang ito at ang mga humihingi ng panalangin. Taglay ang pusong mapagpasalamat, halina aminin natin ang ating mga kasalanan at humingi ng kapatawaran. Inaamin ko sa mga kapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Malabirheng Maria, sa lahat ng mga anghel, mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tanang pinakamabuti iyong tinataglay, gawin mo sa amin ang kaloob at manuot ang pag-ibig sa iyong ngalang dakila at bantog upang sa pagunlad ng aming pagsunod sa pananampalatayang iyong pinagkaloob, mapagyaman mo ang kabutihang iyong inihandog at ang iyong pinagyaman ay manatili mong lubos sa iyong pagsubaybay sa aming pagkupkup. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, nang ako'y pumariyan, ipinahayag ko sa inyo ang lihim na panukala ng Diyos. Ngunit hindi sa pamamagitan ng malalim na pananalita o matataas na karunungan. Ipinasya kong wala akong ipangangaral sa inyo kundi si Jesucristo na ipinako sa krus. Kaya mahina, takot at nanginginig akong humarap sa inyo. Sa pananalita at pangangaral ko'y hindi ko kayo inakit na matatamis na pangungusap batay sa karunungan ng tao, kundi sa pamamagitan ng patotoo ng Espiritu at ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya't hindi sa karunungan ng tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos na babatay ang inyong pananalig kay Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Iniibig ko ng lubos tanang utos mo, Poong Diyos. Iniibig ko ng lubos tanang utos mo, Poong Diyos. O ang iyong mga utos at ay tunay kong iniibig. Araw-araw sa maghapon ay siya kong iniisip. Iniibig ko ng lubos tanang utos mo, Poong Diyos. Kasama ko sa twinay yaong iyong kautusan, kaya ako'y dumurunong nang higit pa sa kaaway. Iniibig ko ng lubos tanang utos mo, Poong Diyos. Sa lahat kong mga guro, ang unawa ko ay higit, pagkat ang aral mo turo ang laman ng aking isip. Iniibig ko ng lubos tanang utos mo, Poong Diyos. Ang taglay kong karunungay higit pa sa matatanda, pagkat ang iyong mga utos ay hindi ko sinisira. Iniibig ko ng lubos tanang utos mo, Poong Diyos. Di ko gustong matutuhan ang ugaling masasama. Ang hangad ko na masunod
ay ang iyong sinalita. Iniibig ko ng lubos tanang utos mo, Poong Diyos. Hindi ako nagpabaya sa utos mo at tuntunin, pagkat ikaw ang guro ko na nagturo ng aralin. Iniibig ko ng lubos tanang utos mo, Poong Diyos. Tumayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Ikaw, Kristo, ay sinugo upang sa dukha'y magturo, magpalaya sa bilanggo. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung Panginoong iyon, umuwi si Jesus sa Nazaret na kanyang nilakhan. Gaya ng kanyang kinagawian, pumasok siya sa sinagoga ng araw ng pamamahinga. Tumindig siya upang bumasa at ibinigay sa kanya ang aklat ni Propeta Isaiah. Binuksan niya ang aklat sa dakong kinasusulatan ng ganito. Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon sabagat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakakita upang bigyang kaluwagan ng mga sinisiil at ipahayag ang pagliligtas na gagawin ng Panginoon. Nilulun niya ang kasulatan at matapos si Sauli sa tagapaglingkod, siya'y naupo at nakakitig sa kanya ang lahat ng mga nasa sinagoga at sinabi niya sa kanila, natupad ngayon sa bahaging ito ang kasulatan samantalang nakikinig kayo. Pinuri siya ng lahat at namangha sa kanyang napakahusay na pananalita. Hindi ba ito ang anak ni Jose? Tanong nila. Kahit sabi ni Jesus, walang pagsanglang babanggitin ninyo sa akin ang kawikaang ito. Doktor, gamitin mo ang iyong sarili, sasabihin din ninyo sa akin. Gawin mo naman sa inyong sariling bayan ang nabalitaan naming ginawa mo sa Kapernaum. At nagpatuloy ng pagsasalita si Jesus. Tandaan nyo, walang propetang kinikilala sa kanyang sariling bayan. Ngunit sinasabi ko sa inyo, maraming babaeng balo sa Israel noong kapanahunan ni Elias nang hindi umulan sa loob ng 3 taon at kalahati at magkaroon ng matinding tagutom sa buong lupain. Subalit hindi sa kanino man sa kanila pinupunta si Elias, kundi sa isang babaeng balo sa Serapta at sa lupain ng Sidon. Sa dinabi namin ng mga ketongin sa Israel, doon sa kapanahunan ni Eliseo, walang pinagaling isa man sa kanila, sinaaman pang taga-Syria ang pinagaling. Galit na galit ang lahat ng nasa sinagoga nang marinig ito. Nagtinginan sila at pinagtabuyan siya palabas sa taluktok ng burol na kinatatayuan ng bayan upang ibulid sa bangin. Ngunit dumaan siya sa kalagitnaan nila at umalis. Pinupuri ka namin, Panginoong. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon para sa ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoon sa Kristo. Magsiyo po muna lahat. Muli, magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid.
Ang ating pong ebanghelyo ay panimula ng ebanghelyo ni San Lucas. Katatapos lamang po ng ating pong sunod-sunod na pagbasa sa ebanghelyo kay Mateo, kay San Marcos, at ngayon kay San Lucas. Habang ang ebanghelyo na si San Juan ay babasahin po natin na paputol-putol sa iba't ibang yugto ng panahon. Kaya sa bahamaga pong ito, isa pong napakagandang ebanghelyo ang ipinahayag sa atin. Ito po yung tinatawag nating mission statement or the inaugural address ng ating Panginoong Hesukristo. Bakit po tinatawag na mission statement po ito? Dahil dito po sa bahagi pong ito na nagsasabing, sapagkat hinirang ako upang ipangaral sa mga dukha ang mabuting balita, sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila ay lalaya at sa mga bulag na sila ay makakakita upang bigyang kaluwagan ang mga sinisid at ipahayag ang pagliligtas na gagawin ng Panginoon. Tunay na napakaganda na ito po ang plataporma ng ating pong Panginoon sa kanyang pagdating bilang isang Mesiyas. Alam niyo po mga kapatid, kapag kapanahon ng mga eleksyon, iniisip po natin na meron tayong pag-asa. Bakit po? Kasi ang bawat salita ng mga kandidato ay parang isang napakatamis na bagay pakinggan. Magagandang pangako ang sinasabi. Maaalis ang kahirapan, giginhawa ang ating buhay. Lahat ng inaasam-asam natin bilang mga ordinaryong mamamayan ay tutugunan kapag ang kandidatong ito ay nahalal. Pero kapag nahalal naman po, majority po ng lahat ng mga kandidato nakalilimot sa kanilang mga pangako. At ano ang nangyayari? Pinatataba lang ang kaban ng kanyang yaman at hindi ang pangangailangan ng mga may hirap. Mga kapatid, yun yung kanilang mission statement, pangakong napapako. Ngunit ang mission statement ng ating Panginoong Jesucristo ay may katotohanan. Bakit po? Dahil hindi lamang niya po ginanap ang pagpapakita sa mga bulag, ang pagpapalakad sa mga pilay, kahit na po ang pagbangon ng mga patay, kundi naganap po ito sa pamamagitan ng kanyang pag-aalay ng kanyang buhay. Eh kapag inisip po natin, ito po kaya ng mga kandidato po natin ay handang mamatay para sa kanyang bayan. Pero ang ating pong Panginoon, siya po ay nag-alay ng kanyang sarili upang ang bayang kanyang minamahal ay magkaroon ng buhay. Sa umaga pong ito, saksi ang bawat isa po sa atin. Tignan po natin ang poong Jesus Nazareno. Pinakikita po sa atin na hindi karanyaan, hindi ang tinatawag po nating pangakong napapako, bagkus isang katotohanan ang kanyang ibinibigay sa atin, isang buhay na halimbawa. Gagaang ang ating buhay sa pamamagitan ng pagsunod natin sa Panginoong ating minamahal. Kaya ngayon po, siguro kaya po appealing masyado ang poong Jesus Nazareno. Bakit po? Because we can easily identify ourselves. Nakikita natin ang paghihirap at nakikita po natin ang pagpupunyagi. At sa bahagi natin, ang kanyang istorya ay ating kasaysayan. Ang kanyang pinagdaanan ay pinagdadaanan natin. Kaya naman, malapit sa puso natin ang ating poong Jesus Nazareno. At sa isang banda, marami po siyang ginawa at tinupad para sa atin. Hindi lamang pangako, kundi ginanap niya at patuloy niyang pinatutunayan na siya ay ating kasakasama. Mga hindi lamang po mga panalangin na tinugon, kundi binigyan tayo ng lakas upang harapin ang pang-araw-araw na hamon ng buhay. Kaya naman sa araw pong ito, ano po ang panawagan para sa ating lahat? Narinig po natin ang mission statement ng ating Panginoong Jesucristo, ang magpaginhawa sa buhay at magbigay ng pag-asa sa mga nahihirapan. Ngayong araw, sinasariwa po natin ang kanyang pagpapahayag. Ang Espiritu ng Diyos ay suma sa akin. Ang kinin po natin ang mission statement pong ito. Sabihin din po natin sa ating sarili,
ang Espiritu ng Diyos ay suma sa akin sapagkat hinilang niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Hindi lamang po gawain ng pari ito ng katikista, ng madre, kundi gawain din ng bawat isang nagmamahal sa poong Jesus Nazareno. At sa bahagiang ipapahayag natin sa mga may na tinatawag nating bihag, ang mga kalayaan at sa lahat ng mga pag-asa, ibibigay po natin sa mga nahihirapan. Kaya mga kapatid, muli sa umaga pong ito, binubuksan po sa atin ang isang panibagong pag-asa na nagbibigay ng taglay ng tinliwanag sa gitna ng kadiliman. Panghawakan po natin ang pagpapahayag ng ating pong Panginoong Jesucristo na lalaya ang lahat ng mahirap. At sa pagkakataong ito, patuloy tayong mananalangin na hindi mawala ang pag-asang ating hinahawakan. Amen. Tumayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, tinanggihan si Jesus sarili niyang mga kababayan. Tanggapin natin siya ng may pananampalataya at manalangin tayo sa kanyang pangalan. Ating tutugon, Panginoon, pumarito ka, taglay ang aming kaligtasan. Panginoon, pumarito ka, taglay ang aming kaligtasan. Ang mga pinuno ng simbahan, naway ipahayag ng may katapangan at isabuhay ng may paninindigan ang salita ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, pumarito ka, taglay ang aming kaligtasan. Sa pamamagitan ni Kristo sa atin, naway mapagtanto ng sandaigdigan ang bukal ng tunay na karunungan. Manalangin tayo. Panginoon, pumarito ka, taglay ang aming kaligtasan. Ang mga Kristiyanong magulang, naway maging matatag sa pagsunod kay Kristo na siyang daan, katotohanan at buhay. Manalangin tayo. Panginoon, pumarito ka, taglay ang aming kaligtasan. Ang mga may sakit na nabibigatan sa buhay, naway madama ang presensya ng Diyos sa pamamagitan ng pag-aaruga at malasakit ng kanilang mga pamilya. Manalangin tayo. Panginoon, pumarito ka, taglay ang aming kaligtasan. Ang mga tapat na yumao, naway tumanggap ng kaligayahang walang hanggang buhay. Manalangin tayo. Panginoon, pumarito ka, taglay ang aming kaligtasan. Magkabangyarihan ang mawalang sino man sa amin ang makalalapit kay Kristo, kundi mo ito ipagkakaloob. Gawin mo kaming isa sa Kanya upang makapiling ka naming magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po muna lahat. Itong tinapay at alak na mula sa'yo, hahain sa kabutihan mo, kunin at tanggapin alay sa'yo. Pasasalamat ng puso. Tumayo na po ang lahat. Mga kapatid, manalangin kayo pang ating paghahay na maging kalugulugod sa iyo sa mga makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayang banal. Ama namin lumikha, ang banal na paghahain ay lagi nawang iyong magdulot ng iyong pagbabasbas na sa amin tumutubos upang ang ginaganap mo sa aming pagdiriwang ay maging lubos sa pagkakaloob ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Jesu Kristo kasama ng Espiritu Santo
magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Taas sa Diyos ang iyong puso't isipan. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang lobang tao'y nilikha mo't pinag-asiwaan sa San Sinukob. Sangad mong siya iwasong lubos. Siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. At sa iyong pag-iliw, iyong pinaintulot na makabalik siya sa umakita ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala na paririto sa ngala ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukalan, tanang kabanalan, kahit sa mamagitan ng iyong spirito, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesus Kristo. Bago siya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, kinuha niya ang tinapay. Nagpasalamat sa iyo. Pinaghati-hati yun, iabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Ganon din naman nung matapos ang hapunan, kinuha niya ang kalis. Muling nagpasalamat sa iyo. Inabot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, nang bagot walang hanggantipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kahit niyalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay, ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil minarapat mo kaming tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo, lahat ng mga pari, mardiyoso, diakono at ang intensyon ng iyong bayan. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahalabiring Maria, ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak sa pusong si Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, San Juan Bautista, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin pagpupuri sa kararangal mo sa umagitan ng iyong anak naming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili ng nakagagaling na utos at turo ng ating Panginoong Jesucristo, pahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami pahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami yadya sa lahat ng masama.
Pagaluban kami ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, layo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang nakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, tangkapurihan, magpakailanman. Amen. Mga kapatid, halinang manalangin para sa kapayapaan, kapayapaan sa buong mundo, kapayapaan sa ating bayan, kapayapaan sa ating tahanan, kapayapaan sa ating puso. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagaluban kami ng kapayapaan, pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin nyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkalooban sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito siyang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang sa kanya'y patuloy na tumatanggap. Panginoon, di ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen, pagkasabi ng pare o lay minister ng katawan ni Kristo, at isubog at sibibig bago umalis na pa ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Strength. You guide me and embrace me with your love. You gave your life, you saved me from sins. Jesus, my Savior, my Lord, I will proclaim that you are my God, the God of mercy and the giver of life. I will submit my life to you, serve you with all of my heart. You are my hope and my strength. You guide me and embrace me with your love. You gave your life, you saved me from sins. Jesus, my Savior, my Lord. Ang lahat po ay inayayahan, lalo nang may sakit o may karamdaman sa ating healing mass and service sa darating na September 5, 2024, Webes, sa ganap na ika-anim ng gabi. Makiisa po tayo. Pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na malatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard,
o sa plus sa naman lamang ang labas na ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami nagsalo-salo sa pagkain mong bigay ay humihiling ng lakas mong inilaan upang ang kagandahang loob kami madagdagan sa paglilingkod namin sa iyong kadakilaan na nagpapaalab ng pag-ibig namin sa kapwa-tao. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagbabasbas ng poong Jesus Nazareno. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw at pusong mapagpasalamat. Basbasan mo din ang mga daladalan ng imahen, dasalan, sampu ng kanilang mga panalangin. At sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noong sila ay binyagan na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati ka namin.